ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Sister Maria Socorro Paguia, mula sa parokya ni San Ildefonso ng Toledo, Giginto, Bulacan. 23 taon na po akong katikista. Isang biyaya na ako'y mabigyan ng pagkakataon na magbahagi ng aking pagninilay sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito, na hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 12, Talata 1-8, na kung saan 4 na ulit na nabanggit ang mga salitang araw ng pamamahinga. Tinanong si Jesus ng mga Pariseo, sapagkat ang mga alagad ay nagutom, nangitil ng uhay at kumain. Alin ba ang higit na mahalaga? Ang matugunan, ang kagutuman, o ang sumunod sa kautusan? Sa aking hanap buhay sa kasalukuyan bilang isang tutor, ang araw ng Sabado at Linggo ay araw ng pamamahinga sapagkat walang pasok ang mga bata sa eskwela. Ito ay nagpapaalala sa akin ng aking limitasyon bilang isang tao. Napapagod ang katawan, nauubos ang lakas, nagkakaedad. Sa unang kahulugan, ang araw ng pamamahinga ay araw na walang ginagawa. Taliwas sa aking dating hanap buhay bilang may-ari ng isang tindahan na kung saan ang araw ng Sabado at Linggo ay mga peak days, mga araw na mabenta sa tindahan. Sa panahong ito ng pandemya na nakubli sa atin sa ating mga tahanan, nagkaroon ako ng pagkakataon na palalimin ang aking ugnayan sa aking pamilya at sa aking mga kasama sa simbahan, pagamat walang face-to-face na nangyayari. Nagkaroon ng ibang kahulugan ang araw ng pamamahinga. Pamamahinga, nangangahulugan na tumigil, huminto, stop. Namanghinga ako sa aking mga dating ginagawa. Pagpunta ng tiyangge kapag araw ng Martes, Miyerkules, Biyernes. Pagkain sa labas, panonood ng sine, pamamasyal, pagsa-shopping at iba pang layaw ng katawan. Sa panahong ito, naibigay ko ang aking pansin sa mga taong malapit sa akin, sa aking mga kapitbahay, sa aking mga tenan, sa mga taong nakakasalubong ko sa daan, na sa aking munting paraan ay maabot ko ang kanilang pangangailangan sapagkat kami ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Kung ang ibang hanap buhay ay nagsara o nag-operate man ay hindi naman 100%. Ang aming hanap buhay bilang dealer ng oxygen, argon, nitrogen, acetylene ay nag-boom. Talagang ramdam namin ang pagbabago ng benta sa araw-araw. Subalit hindi ito ang panahon ng pagsasamantala. Ito ay panahon ng pamamahinga sa sariling interes. Panahon ng pag-agapay. Panahon ng pagdamay. Kung paano si Jesus ay gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga, gayon din ang aking dalangin. Nanaway sa patuloy niyang pagpapala sa akin, ako ay maging pagpapala rin sa iba, sapagkat ang paggawa ng mabuti ay walang pahinga. Maraming salamat po.